Dahil baka kakasunod mo ng kakasunod, ikaw naman yung maaksidente, ikaw naman yung sumemplang. Alam niyo kung meron man ako natutunan sa pagmamotor, yun is to ride at your own face, na pwede mo siyang i-apply sa totoong buhay. Ano ba yung ibig ko sabihin doon? Ride at your own face. Kapag kasi nag-group ride tayo, or may mga kasama tayo iba pang motorista, hindi natin maiiwasan na meron talaga mabibilis magpatakbo, meron namang sobrang bagal, at hindi mo alam kung saan ka sasabay. And katalasan, may mga respected naman na group riders na nag-aantayan, pero for me, the safest way para makauwi at makapunta dun sa pupuntahan mo is to ride at your own pace. Kung ano yung kaya mong speed, ay dun ka lang. Hindi porket may mga mas mabibilis kang kasama, ay kailangan buntutan mo sila at makasunod ka sa kanila. Yung bang lagi ka nasa likod nila or gusto mo unahan pa sila. Minsan kasi hindi safe, nagkakos ng accident yung mga ganong bagay. So it's somehow risky and dangerous kung hindi mo susundan yung kakayanan mo. Same thing sa buhay. Hindi porket nakikita mo na may nauuna na sa'yo or may ahead na sa'yo na ibang tao, ay kailangan mong pilitin yung sarili mo na lumebel dun sa level na meron sila ngayon o dun sa achievements na natatamasa nila ngayon. Maaring magkakaiba lang tayo ng facing sa buhay at nauna-una lang sila dun sa mga times na yon or sa mga achievements na yon, sa mga milestone na yon ng buhay nila. Pero it doesn't mean na hindi ka pupunta dun or hindi mo madadaanan yon. Kasi sa ride, di ba, madadaanan mo rin naman yon. And minsan nga, if you take it gentle and ini-enjoy mo lang, relax ka lang sa ride, na-appreciate mo pa yung mga napupuntahan mo, yung mga sceneries, yung mga nadadaanan mo, yung simoy ng hangin, everything else that really do matter in life, mas appreciate mo yung journey, kumbaga. Ganun din, hindi mo kailangang ma-achieve yung mga na-achieve ng ibang tao. Di porket ganun nakataas yung na-achieve nila, ay kailangan mong pilit sundan dahil baka kakasunod mo ng kakasunod, ikaw naman yung ma-aksidente, ikaw naman yung sumemplang. Syempre, kapag sumemplang ka na, or may nangyari sa yung hindi maganda, nagdulot ito into something na hindi naman dapat, mas mahirapan kang humabol, di ba? So, better, mind your own speed, mind your own life, mind your own facing, dun ka lang sa kung saan ka nababagay, dun ka lang sa kung saan ka nararapat. Kasi kung patuloy ka naman, hindi ka naman humihinto, patuloy ka naman sa pagtakbo sa buhay, patuloy ka naman sa pagkayo, patuloy ka naman at gumigising araw-araw, lumalaban araw-araw, imposible na walang kapuntahan yan in the future. It's just a matter of right opportunity na kailangan dumating sa'yo. And kapag wala ka pa dun, merong mga hinihilot sa'yo na mga maling mindset na kailangan muna ay maging matibay at maging magaling at maging handa yung utak mo bago kong ipagkaloob sa'yo yung blessing na inaantay mo. So it's just a training period. Sipin mo na lang palagi, dun ka rin papunta. Hindi lang sa ngayon, pero dun ka rin papunta. Kasi isa lang naman tayo ng pangarap, diba? So make sure mo na hindi ka humihinto, tuloy-tuloy ka lang, at ang pinakamahalaga, na i-enjoy mo yung moment ng buhay mo ngayon. Ito mismo, ngayon mismo. Kasi kung hindi mo kaya maging masaya ngayon mismo sa kung anong meron ka, sa kung anong facing ng buhay mo ngayon, kahit marating mo yung mabilis na facing, hindi ka pa rin mag-enjoy, di ba? Mas mahirap kasi nagmamadali, mahirap yung nagmamadali. Hindi mo na na-enjoy yung mga nasa paligid mo. Doon ka na lang nakatutok, sunod ka na lang sunod. Marami ka na palang na-miss out sa buhay mo. I hope it makes sense. Yun lang naman, naisip ko lang naman kasi nagra-rides tayo ng motor from point A to point B with some friends. And nakikita ko rin na ayan din yung madalas na na-encounter natin sa totoong buhay na na-relate ko lang din. So, sana may natutunan kayo, sana may napulot kayo. Kung meron kayo natutunan, may napulot kayo, comment nyo lang sa iba ba. Thank you so much. Any sense? Kaya mo yan. Go pa ba?